Sinasabi ko na nga ba, bakit ba ako umasa-asa pa? Gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi ni Athena habang pinagmamasdan ng mga kandila sa harap niya. Halos wala na rin siya ipinagkaiba sa mga kandilang iyon. Upos na rin kasi ang pakiramdam niya. Great! Happy birthday, Athena! Lumapit siya sa mga kandila at hinipan na ang mga iyon bago patuluyang matunawa. Napatitig siya sa malabig na mga pagkain na pinaghirapang ihanda para sa special na gabing iyon. Si Athena may kaarawan, pero siya nagpakapagod para gawin ang lahat ng iyon. Samantala kung tutuusin, nakahanda ang mga magulang niya sa kanilang mansyon. Nabigyan siya ng isang grandeng selebrasyon na tinanggihan niya. Dahil iisang tao lang ang gusto niyang makasama para i-celebrate ang birthday. At gusto niyang patunayan sa taong iyon na may kakayahan din siyang maging isang mabuting asawa. Nakarapat dapat din siya para dito. Kaya inihanda niya ang mga iyon. Kung malalaman siguro ng mga magulang o mga kakilala ang pinagdaraanan niya, siguradong mabibigla mga ito. Dahil siya, si Athena Reyes, walang sino man mag-iisip na may iisang tao sa mundo na kayang tangkihan ang gaya niya. Na magring ang cellphone niya, nagmamadali niyang inabot iyon. Para lang sa huli, ay madismaya nang makita ang mama niya ang tumatawag. Hindi niya iyon sinagot. Sigurado mag-uusisa lang ito at mapipilitan na naman siyang magtahi ng kasinungalingan para lang mapagtakpan ang mga kakulangan ni Sandro. At napapagod na siyang gawin iyon, lalo na ngayon. Sandro, birthday ko ngayon. Gaano kahirap ba para sa'yo na i-prioritize ako kahit minsan lang? Kahit ilang oras lang. I'm your fiancé. Naghihinakit na inabot ni Athena ang flower vase sa harap niya at inihagis. Sa isang iglap, nagkabasag-basag iyon gaya na nangyayari sa kanyang puso. Isunubsob niya ang ulo sa mesa para lang agad ding mayangat iyon nang marinig ang pagtunog ng doorbell. Sumibol ang pag-asa sa puso niya kaya mabilis siyang tumayo. Pagkatapos ay inayos ang sarili bago lumabas ng bahay. Parang may pakpak ang mga paa na nagpunta siya sa gate at nakangiting binuksan iyon. Sandro, salamat! Dumating! Hindi niya naituloy ang sasabihin. Happy birthday, Athena! Bati ng baritonong boses. Sa isang iglap, naburangit din niya nang sa halip na si Sandro ay si Kyle ang bumungad sa kanya. Si Kyle ang executive assistant ng kanyang piyansaya at ang lagi pinapadala ni Sandro tuwing hindi makakasapot sa date nila. Ang lalaki rin ang tumatawag at bumabati sa kanya tuwing may mahalagang okasyon gaya ng araw na iyon. Ito ang palaging sumusunto sa kanya at gumaganap sa dapat sana ipapili ni Sandro tuwing missing in action ang piyansaya. Si Kyle din ang naghahatid na kung ano-anong regalo sa kanya. Ni hindi niya lubos akalain na pati ang mga ganung bagay ay isinama ni Sandro sa job description ng isang executive assistant. Lalong sumama ang loob niya sa naisip. Nauna nang tinawagan ni Kyle si Athena kaninang umaga. At kadalasan, malaki ang epekto sa kanya ng masayahing boses ng lalaki. Nakakahawa iyon. Pero hindi sa gabing iyon. Kung tutuusin, halos mas matagal pa niyang nakakasama si Kyle at nakakausap kaysa sa sariling boss nito. Halos ang lalaki na ang naging representative ni Sandro. Si Kyle ang katibayan na kawalang oras ng piyansay sa kanya. Everybody thought Athena's life was perfect. Pero hindi. Dahil arranged marriage lang ang sa kanila ni Sandro. Ang anak ng business partner ng papa niya na mulat sa pula ay isang nakababatang kapatid lang ang turing sa kanya. Ano na naman dahilan ni Sandro ngayon? Pagod na tanong ni Athena nang luwangan ng pagkakabukas ng gate. Tinalikuran na niya si Kyla at dumiretso sa gardina.
Nangihina siyang naupo sa mga stool doon. Ilang beses na ring nakarating sa townhouse ang lalaki, kaya halos sanay na ito sa kanya. Magpapadala rin lang siya ng representative. Late pa. Nagiinit ang mga mata niya sa tumitinding awa sa sarili. Malamig na mga niluto ko. Sa ibang pagkakataon siguro, ay pwede silang maging magkaibigan dahil mabait din naman si Kayla. Pero hindi mapilit na Tina ang sarili na kaibagan ang lalaki nang hindi nakakaramdam ng awa at hiya sa sarili. Alam kasi nito ang lahat-lahat na mga inililihim sa mga taong nakapaligid sa kanya. Na-witness lahat ni Kayla ang mga sakit na napagdaanan niya dati. Na madalas, kahit siya ay hindi na alam kung paano pa ito haharapin. Hindi kaila sa lalaki ang mga pagtatakip na ginagawa ni Athena para kay Sandro. Pero ni minsan, hindi ito nagsalita sa ibang tao tungkol doon. At kahit papaano, ipinagpapasalamat niya ang bagay na iyon. Kyle was proving to be more considerate than Sandro after all. May mahalaga pang meeting si Sandro kasama ang representative niya. At sabi niya, sorry daw, kaya pinapunta niya ako dito. Pero pag natapos daw yun, babawi doon siya sa'yo. Nagparami siya sa akin eh. Nag-init bigla mga mata niya. So mas mahalaga pa ang meeting na yon kaysa sa birthday ko. It business, oo alam ko. Alam ko hindi dapat sumama ang loob ko. But God, durog na ako. Palagi na lang mas mahalaga na kung ano-anong meeting niya kaysa sa akin. Sa kauna-unahan pagkakataon, hindi niya napigilan maglabas ng saloobin. It was still her birthday for crying out loud. Kapag hindi inilabas niya iyon, baka bigla na lang siyang sumabog anumang oras. Humarap si Athena sa lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan sa kanya. Umamin ka nga sa akin, Kyle. May mali ba sa akin? Hindi ba ako maganda? Bakit parang hirap na hirap si Sandro na magustuhan ako? Selfish ba ako? Kasi ikakasal na nga kami ni Sandro, diba? Makukuha ko na siya. Magiging akin na siya. Pero hato ako. At naghahangad ng higit pa. Naghahangad ng pagmamahal niya. Naghahangad na makuha siya ng buo. Dahil ayoko ng kalahati lang. Tuluyan na pumatak ang mga luha niya. I don't want just marriage contract. I want more. I want love. Ilang sandaling natigilan si Kayla bago dahan-dahang lumapit sa kinuupaan na Tina. Lumuhod siya sa harap ng babae at marahang pinahid ang mga luha nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagdaan ng pagkasorpresa sa napakagandang mukha nito bago naiyak ulit. Mag-aalas 10 na ng gabi. Kung tutuusin, hindi nakasama sa trabaho niya ang magpatahan ng girlfriend ang may girlfriend. Napakarami pa niyang kailangang asikasuhin at kailangang intindihin. Pero hayun siya, pwede naman siyang tumanggi sa mga ganong utos sa Sandro kung gugustuhin niya. Siguradong kahit papaano ay maiintindihan siya ng lalaki. Pero hindi niya magawang tumanggi because deep inside, he wanted to see Athena. Kilala ni Kyle ang babae. At sa kanyang palagay, mas kilala pa nga niya ito kaysa sariling piyansay nito. Alam niya na naghihintay si Athena sa townhouse. Kinailangan pa niyang ipaalala iyon kay Sandro bago umalis ang lalaki sa opisina kasama si Gina, ang executive secretary nito. Papunta ito sa dinner meeting sa isa sa mga prospective client nila, habang siya naman ang humarap sa pang-meeting na may kinalaman sa mga tauhan ng kumpanya. Halos kauuwi lang niya sa sariling apartment na tumawag sa Sandro at pinapupunta siya sa townhouse na Athena dahil hindi na raw aabot pa sa birthday ng babae. Babalik pa raw ito sa opisina para i-review ang ilang dokumento. Kaya gaya ng dati, siya na raw muna ang bahala. Wala nang sali-salita pa. Ni hindi na siya nakapagbihis. Nagmanehon agad siya papunta sa bahay ni Athena.
Alam ni Kyle na kahit pa hindi sinasabi ni Sandro, siya lang pinagkakatiwalaan nito pagdating sa naiibang relasyon kay Athena. Dahil isang malaking palabas lang ang pagiging perpektong mag-boyfriend ng dalawa sa mga mata ng mapanuring publiko tuwing may okasyon. Lalo pat may kinalaman sa kumpanya. Alam niya iyon na dahil siya ang palaging to the rescue para gampanan ng papel ni Sandro tuwing nalilate sa date nito kay Athena o tuwing hindi na ito nakakapunta pa. And all those time, he would watch Athena suffer in silence and he would often wonder what made her hold on this long. Dahil hindi karapat-dapat na paghintayin ng babae. Hindi ito karapat-dapat na paasahin. Lalong hindi karapat-dapat na saktan na kung sino. Kaya hanggang kaya, siya ang pumupuno sa mga pagkukulang ni Sandro. Pero alam niya na kahit kailan ay hindi iyon sasapat. Dahil hindi naman siya ang lalaking minamahal ni Athena. Napahugot si Kyle ng malalim na hininga. Bakit hindi ka pa nadadala, Athena? Ilang taon ka na nasasaktan. Bakit hindi mo subukan buksan ang mga mata mo na kahit minsan? Iyon sana ang gusto niyang isatinig. Nasa babae na ang lahat ng mga katangi ang papapangarapin ng sino man. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit sa kabila ng katotohanang ikakasal na ito kay Sandro ay marami pa rin siyang napapansin nagpapalipad hangin sa babae. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi iyon makita-kita ni Sandro. Isang successful fashion designer si Athena. Bukod pa roon, taglay nito ang pinakamagandang mukha na nakita sa buong buhay niya. Nagmula ang babae sa isang pinakaprominenteng angkan sa buong bansa. Ang mga bagay na iyon ay sapat na para mahumaling ang karamihan kay Athena. Pero hindi iyon ang mga dahilan kung bakit napabilang siya sa listahan ng mga nabihag nito. Because ever since, there was more to her. Oo, nabihag na si Kyle ni Athena mula pa noong mga bata pa sila. Ang ngiti ng babae ang unang umangkin sa puso niya. Kung papaano ang mga luha rin nito na para kay Sandro ang sumugat sa kanya. Athena's tears were the reason for his first heartbreak. Lihim na niya itong minahal mula pa noong unang nakita sa mansyon ng mga Perez. Ang mansyon ng pamilya ni Sandro na sa kamalas-malasan ay kinabibilangan din niya. Nobody will ever take it against you. You should you ask to believe in return, Athena. Lalo pat napakatagal mo nang minahal si Sandro. Hindi yun ang pagiging makasarili. Dahil kapag nagmahal ka, natural lang na gusto mong mahalin ka rin ng taong iyon. Lalo pa sa kaso niyo ni Sandro dahil ikakasal na kayo. Marahang sagot niya pagkaraan ng ilang sandali. Walang problema sa'yo. At kahit kailan, walang magiging problema sa'yo. Ang problema ay yung mismong taong minamahal mo. Yun sana ang gusto niya sabihin. Maganda ka, Athena. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Gusto sana niyang iduktong ang mga salitang iyon, pero hindi pwede. Bahagya siyang umiti. You are the most beautiful birthday celebrant I ever seen. Napahikbi ito. God, Kyle, sana naging si Sandro ka na lang. Mula sa gabing iyon, siguradong tatatak na sa isip niya ang mga sinabi ni Athena. Dahil sa dami ng mga pagkakataon sa buhay na nasaktan siya, ngayon niya pinakaramdaman ang pag-inda ng puso. Pero sinika pa rin niyang umiti. Sana nga, Athena. Sana nga. Sa pagkabigla, yumakap ang babae sa kanya. Naikuyom niya ang mga kamay para pigilang gumanti ng yakap. Lahat ng gusto niyang gawin at sabihin ay hindi na pwede. Mga bata pa lang sila. Alam na niya ang limitasyon. Maaga siyang namulat sa realidad ng buhay. Isang kasalanan ang maghangad na gumanti ng yakap kay Athena
lalo pa't wala siyang kontrol pagdating sa puso. Lalo pa at nagsusumigaw sa kanyang puso ang katotohanan. Ang babaeng nakasandal sa dibdib niya ngayon, kahit pa sabihing umiiyak, ang mismong babae na nakatakdang pakasalan ng kanyang kapatid. Sayang. Sayang at panay ang pagluha mo ang nakikita ko, habang panay ang pagngiti mo naman ang nakikita niya. Bulong ni Kyla sa sarili. Ang nakaraan. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ng 16 na taong gulang na si Athena habang nagmamadaling makalabas ng mansyon ng mga Perez. Halos hindi siya makahinga sa sobrang paninikip ng dibdib. Nahuli kasi niya sa Sandro na may kahalikang babae sa mismong kwarto nito. Sa pagmamadali siguro na magawa ang mga gustong gawin sa babae ni hindi na naalala ng lalaki na mag-lock ng pinto. Dahil nanlalabo ang mga mata sa pag-iyak, hindi na niya napansin ang dinaraanan na natipilok siya at bumagsak ang pang-upo sa mentadong daanan sa hindi kalayuan sa gardena. Lalong lumakas ang paghikbi niya. I hate you, Sandro. I hate you so much. Basag ang boses na sabi niya sa kawalena. Wala na siyang pakialam kung may makakita man na kasambahay sa kanya. Bakit hindi siya magawang hintayin ni Sandro? Papaano pa nagawa ng lalaki na mambabae? May usapan na ang kanilang mga magulang na ipakakasal sila sa isa't isa pagtungtong niya ng 25. Inannounce pa nga iyon ng mga magulang nila noong mismong ginanap ang birthday celebration niya ng nakaraang linggo. Walang narinig sa Athena na pagtutol sa side ni Sandro. Nakangiti pa nga ang lalaki sa lahat, kasabay na pangako sa daddy niya na iingatan siya nito. At pinangahawakan niya iyon. Dahil hindi pa teenager, ay gusto na niya ang lalaki. Umasa siya sa pangako ni Sandro. Pero ano ang nasaksihan niya ngayon? Pinaalalahanan na siya ng mami niya noon. Ito lang kasi ang tutol sa nakatakdang papapakasal niya kay Sandro pagtungtong sa tamang edad. Pero ang daddy pa rin niya ang nasunod. Isang bagay na hindi naging isyo sa kanya dahil na rin sa malaking pagkakagusto sa lalaki. Kasundo na kanyang mami ang mga Perez. Pero hindi akaila kay Athena na hindi nito gaanong gusto si Sandro para sa kanya. Lalo pat mas matanda ang lalaki ng 4 na taon sa kanya. May mga pangangailangan na raw si Sandro na hindi pa niya kayang ibigay. At sa oras na hingin daw nito, ay huwag na huwag niyang ibibigay. Ang pakikipaghalikan ni Sandro sa babaeng nakita, iyon bang sinasabi ng mami niya na pangangailangan ng lalaki? Kung ganun, napaka-unfair naman ni Sandro. Bakit pa ito naghanap ng iba? Pwede naman niya iyong ibigay sa lalaki. Huwag kang magagalit ha. Best friend kita, kaya ko ito sasabihin sa'yo. Nakita ko sa Sandro na may kahalikang iba kahapon, Athena. Nakita namin siya ng sister ko sa parking area ng isang mall. Doon siya nakipaghaligan. Of course, you're prettier than the girl. And honestly, disappointed ako kay Sandro. Eh paano ba naman kasi yung kahalikan niya? Parang flirt. Naalala niya ang sabi ni Gina at ang kaibigan ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa mansyon ng mga Perez ng hapong iyon para tanungin sana mismo si Sandro. Pero hindi na pala kailangan. Saka kung sakali, maagawa nga ba niya na tanungin si Sandro samantalang hindi nga siya nakapagsalita kanina nang maaktuhan ang lalaki sa kwarto nito. Eto pa, huwag ko ulit magagalit ha. But I really think na hindi ka niya gusto, Athena. Na hindi nga siya nag-e-effort na manligaw sa'yo eh. Hindi gaya ng mga manliligaw mo sa campus. Hindi ka nga rin iniatid ni minsan papasok o pauwi man lang. Eh may driver naman kasi kami. Defensive na sagot niya. Pinandilatan siya ni Gina. Iyon lang excuse niya. Eh paano pa ikinasal na kayo? Dahil may driver nga kayo, mga katulong at kung ano pa. Kahit minsan hindi ka niya pagsisilbihan. Aminin mo na, Athena, walang kusa pagdating sa'yo si Sandro.
At huwag mo akong sisimungutan ng ganyan na. I have the right to say this. I'm your best friend, remember? Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit naghanap pa ng ibang babae si Sandro? Dahil hindi talaga siya gusto ng lalaki. Ayaw niyang tanggapin ang bagay na yun noon. Kahit pa nararamdaman niya iyon. Pero ngayon, napaiyak ulit siya. Maya-maya, natigilan si Athena nang makakita ng isang asul na panyo sa kanyang harap. Hindi nagtagal, may nakita siyang lalaki na lumuhod sa harap niya. Sa ilang beses na pabalik-balik sa mansyon, noon pa lang niya ito nakita. Ang lalaki ay hindi kagaya ni Sandro na tuwing nakikita niya ay palaging formal ang suot. Kung hindi long sleeve, naka-Amerikana si Sandro. Lalo pat itinitrain na ito ng ama sa pagpasok sa RPC o Reyes Perez Corporation, kung saan business partners ang kanilang mga tatay. Ang suot ng lalaki sa harap niya ay simple lang. Kupas na maong na pantalon, puting t-shirt at rubber shoes. Pero malinis at presko itong tingnan. Mistiso ang lalaki at matangkad gaya ni Sandro. Kahit sa palagay niya, mas matangkad pa rin ang piyansiya. Nang umiti ang lalaki, lumitaw ang dimple nito sa kaliwang pisngi. Hindi ka dapat umiiyak. Friendly na sabi nito. Bakit? Namamaos na tanong niya bago tinanggap ang inaalok nitong panyo. Because for some reason, it affects me. At sa tingin ko, ganun din ang mararamdaman ibang makakakita sa iyo ngayon. Maapektuhan din sila gaya ko. Kumunot ang noo ni Athena. Bakit? Lumawak ang pagkakangiti ng lalaki. Kung ikaw ba naman makakita ng isang anghel na umiiyak, hindi ka ba maapektuhan? Ito na yung pinaka-the best meal na natanggap ko sa buong buhay ko. Salamat, Athena. Nahinto sa pagbabaliktanaw si Athena nang marinig ang mga sinabi ni Kyla. Ang lalaki ang kumain ng mga iniluto niya. Nang alukin ito, walang pag-atubiling umuo si Kyla. Tamang-tama raw dahil hindi pa ito nakapaghapunan ng puntahan siya. Kahit malamig na mga pagkain, wala siyang narinig na reklamo mula sa lalaki. At kahit papinigilan, ang lalaki pa mismo ang naglinis ng binasag niyang flower base. Ito na rin ang nagboluntaryong magligpit ng mga pinagkainan nila. Oo nila, dahil nang alukin na sabayan ito, sa kung anong dahilan ay hindi niya nagawang tanggihan ang lalaki. Dala na rin siguro ng hiya sa pang-aabala kay Kyla. Bukod pa roon, nakakahawa ang gana nito sa pagkain na parang totoong nasarapan sa mga niluto niya. And now he was preparing to leave. Kailangan ko nang umalis. Again, happy birthday. Happy birthday, Athena. Muling bati nito sa kanya. Totoo ba? Totoo ba yung mga sinabi mo? Ang alin? Yung pagbati ko sa'yo? Amused na tanong nito. Oo naman. Naputol ang sasabihin nito na magsalita siya. Hindi. Hindi yun. Yung tungkol sa luto ko. Talaga bang yun the best meal mo na naranasan mo sa buong buhay mo? Can you indulge me some more? After all, it's still 36 minutes before my birthday's end. Saglit lang ha. Wait ka lang dyan. Sa pagkagulat ni Athena, parang hinahabol na kung ano na lumabas si Kyle ng bahay. Gulat siyang naiwan sa sala. Hindi nagtagal, bumalik ang lalaki. Sa pagkakataong iyon, may dala na itong isang nakawadradong bagay na simple lang ang pagkakabalot. Ni walang ribbon o card. At sa halip na ibot sa kanya, isinandal iyon ng lalaki sa tabi na kanyang divider. Hindi ko alam kung allowed ba ako magbigay sa iyo ng regalo, lalo pat piyansay ka ni Sandro. Kaya nag-aalangan akong ibigay yan sa iyo kanina. Sayang naman ang libreng papapakain mo sa akin kung wala ka man lang matatanggap na regalo. Naggibit balikat ito. Sana huwag mong isauli sa akin yan ha. Tuwing nalulungkot ka o
Pinagdududahan mo ang sarili mo. Tingnan mo lang yan, ha. May that remind you of who you really are. Gumiti ang lalaki na nagpalitaw uli sa dimple nito. Hindi ako nagsisunungaling. I truly enjoyed the meal. Matagal-tagal na rin mula nang huli ako makatikim ng lutong bahay. It made me miss someone there to me. Kaya malaking bagay sa akin to. I'm just sorry I'm not Sandro. But believe me, kung nandito siya ngayon, he would have loved that meal as well. Lumapit ito sa couch na kinaupuan niya at marahang hinalikan sa pisngi. Happy 25th birthday, princess. Hindi na nakapagsalita pa si Athena hanggang sa umalis sa Kyla. May hatid na kung ano ang init sa kanyang puso ang ginawa ng lalaki. Kahit ang pagtawag nito ng princess na ngayon lang ginawa ni Kyla. Wala pang tumatawag sa kanya ng ganun maliban sa mama niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon na ipinagpapasalamat na si Kyle ang nakasama ng gabing iyon na kanyang karawan at hindi si Sandro. Dahil hindi niya alam kung mararamdaman din ang ganong init sa puso kung ang piyansa ang makasama. Na mga bata pa lamang sila ay sinaktang na ang kanyang mga damdamin. Baka sa huli, sumapa pa ang loob niya o may masabi pa ang lalaki para dagdagan ang rejection na nararamdaman niya. With Kyla, at least, she felt appreciated. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong makatikim ng lutong bahay. It made me miss someone there to me. Naglaro sa isip niya ang mga sinabi ni Kyla. Habang nakatitig sa iniwan nitong regalo, mula noon hanggang ngayon, ay nahihiwagaan pa rin kasi siya sa lalaki. Ang pagkakaalam ni Athena, 2 taon lamang ang tanda ng lalaki sa kanya. Sa mansyon din ng mga Perez ito nakatira dahil ampo ng mga magulang ni Sandro na gaya niya ay nagkataong nag-iisang anak. 18 na si Kyla nang legal na amponin ng mga Perez. Hindi pa naging maganda ang unang pagkikita nila dahil umiiyak siya nang makilala nito. Mulat sa pula, mabait na lalaki sa kanya. Kahit pa napapasin lagi ito naglalagay ng distansya kina Tita Nanet at Tito Tax na ngayon ay mga magulang na rin ito. Formal din na pakikitungo ni Kyla at ni Sandro sa isa't isa. Hindi alam ni Athena kung saan nagmula ang lalaki. Bigla na lang kasi itong lumitaw sa buhay ng mga Perez. Nakapagtataka raw iyon. Ayon sa mga magulang niya, na isang araw bigla na lang naisipang mag-ampon ang mga ito nang hindi pinapaalam ng mas maaga sa papa niya na matalik na kaibigan ng pamilya Perez. Nakapag-aral si Kyle sa isang prestigyosong university na gaya mismo na pinasukan ni Sandro. Iisa ang course na kinuha ng 2 at pareho nagtapos ng pag-aaral, taglay ang pinakamataas na karangalan. Kaya kahit si Athena na bigla na isang executive assistant lang ni Sandro ang naging trabaho ni Kyle sa kumpanya. Hindi sa minamaliit niya ang trabahong iyon. Pero mula na makapasok si Kyle sa kumpanya, iyon na naging trabaho nito. Samantala kung tutuusin, may kakayahan itong humawak ng ibang department o kaya mamuno sa ibang negosyo na nakapailalim sa Reyes Perez Corporation. Ang Reyes Perez Corporation ay ang kumpanyang magkasamang itinatag na mga lolo nila ni Sandro na hindi kalaunan ay ang mga tatay nila ang namahala. Malawak ang sakop ng Reyes Perez Corporation. Bilang legal na ampon ng mga Perez, maraming pwedeng pamahalaan si Kyle sa kumpanya. Lalo pat hindi naman nakailam si Athena sa pamalakad niyon. Dahil bata pa lang, wala na sa pagninegosyo ang puso niya. Ang pagiging fashion designer na ang talagang gusto niya. Minsan na niya tinanong ang daddy niya tungkol sa posisyon ni Kyle sa kumpanya. Pero ayon sa ama, napagdesisyon na raw iyon ng pamilya Perez. Ngayon, lumalabas na mukhang hindi lang si Kyle ang misteryoso, kundi ang mismong pamilyang kinabibilangan nito. Naipilig ni Athena ang ulo. Bakit ba pati iyon ay inaalala pa niya? Magiging mag-asawa na rin sila ni Sandro. Kaya walang dudang matutuklasan din niya
ang hiwagang bumabalot sa pamilya nito pagdating sa tamang panahon. Lalo pa at 25 na siya ngayon. Walang nabago sa napagpasyahan na kanilang mga magulang ni Sandro kahit pa na-aksidente si Tito Rax. At hanggang ngayon ay komatos pa rin sa ospitala. Ipinipilit pa rin ni Tita Nanet na matutuloy ang kasal nila ni Sandro. 6 na buwan matapos ang birthday niya, matutupad pa rin ang pinapangarap dahil itatakda na ang kasal nila ni Sandro. Kung may dapat man sigurong ipapasalamat sa mga nangyayari, iyon ay ang malamang hindi na niya nabalita ang nagkaroon pa ng ibang karelasyong babae si Sandro. Ang nasaksihan niya sa kwarto nito noong 16 pa siya ang naging una at huli, kaya hindi na niya inungkat pa ang bagay na iyon. Pero gaya na nakasunduan ng mga magulang, wala rin nabago sa sitwasyon nila ni Sandro, na natili kasing nakasara ang puso ng lalaki para sa kanya, na natiling siya lang ang nagmamahal sa kanilang dalawa. Bihira maglaan ng oras ang lalaki para sa kanya. At madalas, pakaramdam niya, parang napipilitan lang ito na gawin iyon. Pero umaasa siya na isang araw, matututunan din ni Sandro na ibalik ang pagmamahal niya para dito sa oras na maikasala sila. Napahugot si Athena ng malalim na hininga sa naisip. Tumayo siya at inilang hakbang lang ang divider. Kinuha niya ang regalo ni Kyla at inalis ang balot niyon. Napasinghap siya na tumambad ang isang hindi kalakihang painting na siya mismo ang subject. Napakaganda niyon. Sino man ang gumuhit ang larawan ay napakahusay ng mga kamay. Hindi dahil siya ang naroon, kundi dahil kuhang-kuha sa painting ang mga bagay na nawawala sa kanya ngayon. Siya ang nakaguhit, pero parang napakalayo niya sa nakaguhit. Sa babaeng nakaguhit na nakikita doon, nangingislap kasi ang mga mata niya sa paintings. May nakaguhit na matamis na ngiti sa mga labi at mababakas na confidence sa sarili. Hindi gaya ngayon. Sa ulo niya sa larawan ay may nakapatong na korona na gaya ng isang prinsesa. Nag-init bigla ang mga mata ni Athena. Marahan niya inangat ang painting. Pero biglang kumunot ang noo niya nang may napansin na katuping papel na bumagsak mula sa likod niyon. Nagkamali ako. Hindi isang anghel ang nakita ko noon sa mansyon, kundi isang prinsesa. But that princess had this habit of forgetting who she was and forgetting the crown in her head. Kaya sa special na araw na ito, ako ang hihiling para sa kanya. May she remember that she was a princess who needed to be cherished. May she remember to put a real smile back on her face. And may she stop being hurt one day. Happy birthday, Kyla. Naguunahan sa pagbatak ang mga luha niya sa nabasa. It was the exact gift she needed, and Kyle's word were the exact word she needed. Ayaw mang aminin, pero ang lalaki mula noon hanggang ngayon ay parang alam na alam kung papaano siya pakakalmahin. May mga pagkakataon pa ngang pakaramdam niya ay mas kilala pa ni Kyle ang sarili niya kaysa sa kanya, na may mas alam pa ang lalaki kung ano ang mga kailangan niya, gaya na lang ng mga sandaling iyon. It was always the sincerity in his words and the compassion in his eyes, mga bagay na hirap siyang makita kay Sandro. Welcome to my life, son. Sunod-sunod na napabuga ng mararahas na hininga si Kyla, habang pilit na itinataboy ang ilang mapapait na alaala sa isip. Pinagbasta niya ang nahihimbing na ama at inabot ang isang kamay nito. Hindi ka ba napapagod na matulog? It's been almost 5 years. Gumising ka na. Iparamdam mo naman sa akin na may kakampi pa ako, na may natitira pa sa buhay ko. Hindi ka naging pata sa akin mula pa ng pagkabata. Hanggang ngayon ba naman? Linggo noon, iyon lang pahinga ni Kyle sa trabaho. Kahit Sabado kasi, pumapasok siya sa kumpanya para i-distract ang sarili. Wala namang problema sa bagay na iyon,
Dahil kahit si Sandro ay ganun din. Kanya-kanya lang siguro sila ng dahilan. Ang Linggo ay inilalaan talaga niya para sa mga magulang. Sa ospital siya naglalagay sa umaga para tingnan ang lagay ng kanyang daddy. Habang sa sementeryo naman siya sa hapon para dalawin ang ina na nasa probinsya orihinal na nakalibing. Pero ipinalipat ng daddy niya sa Maynila ang libingan nito noong 18 na siya. Sa bahay, opisina, ospital at sementeryo lang umiikot ang kanyang mundo. At sa palagay niya ay hanggang doon na lang iyon. Dahil may iba bang pinapangarap na pagbuhos ng atensyon, doon pa sa ipinagbabawal. Kaya hanggat hindi pa nawawala ang pagmamahal para sa ipinagbabawal na iyon, mananatiling ganun ang kanyang buhay. Ang malaman na hayon at humihinga pa ang daddy niya ay nagbibigay kahit papaano ng pag-asa sa kanya. Hindi sila malapit sa isa't isa. Pero ito na lang ang natitira sa kanya, kaya dito siya kumakapit. Dahil bukod sa ama, wala na siyang makakapitan. Ang daddy niya ang dahilan kung bakit nanatili siya sa RPC. Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan sa kumpanya at sa pamilya nito. Pamilya lang ng daddy niya. Dahil kahit minsan, hindi ipinaramdam ng asawa at anak nito na kabilang siya sa mga ito. Kyle had always been an outsider from the very beginning. Siya kasi ang lihim ng pamilya Perez na hindi pwedeng mabunyaga. Para sa mga ito, isa raw iyong napakalaking kahihiyan. Anak siya sa ibang babae na Tax Perez. Isa iyong typical na kwento na ipinagbabawal na pag-ibig. Isang dating cook sa mansion ang nani niya na nagmahal at minahal din ng isang may asawang lalaki. Nang matuklasan ni Nanette ang legal na asawa, ang relasyon ng dalawa, pinalayas nito ang kanyang buntis ng ina noon. Itinago si Kyle sa isang malayong probinsya ng nani niya at doon pinalaki kasama ang Tia Medi, ang biyuda at nakakatandang kapatid nitong babae. Maayos naman lahat sa kabila ng simple nilang pamumuhay. Pero isang araw, inatake sa puso ang kanyang nanay na ikinamatay nito. Naiwan siya kay Tia Medi na nagtapat tungkol sa totoo niyang pagkatao. Noong nabubuhay pa ang nanay niya, kahit pa pa na yung magandang bagay na ikinagkwento tungkol sa kanyang ama, ni minsan, hindi nito binanggit ang pangalan nito. Kahit nga picture ay hindi pinapakita sa kanya. At ang masakit pa, hanggang kamatayan ay naglihim ito. At lagi lang nitong ibinibili na makontento sa mga bagay na mayroon siya noon. Pero papaano ba makakontento ang isang bata na kulang ang nalalaman tungkol sa pagkatao? Noong panahong iyon, may mga bagong karelasyon sa Tia Medi, pero sa ibang bansa na ninirahan. Gusto ng tiyahin na sumunod na sa boyfriend sa Amerika, pero ayaw ng lalaki na may ibang bagahe itong dala, at siya ang bagaheng iyon. Kaya sa wakas, ipinalam ng tiyahin sa kanya ang tungkol sa tunay na ama para hindi raw siya maiwang mag-isa. At sa kabila ng galit sa daddy niya, dinala siya nito sa mansion ng mga Perez at ipinakilala. Maswerte sila magtiyahin na nagkataong nasa mansion ng araw na iyon ang daddy niya, kaya nakapasok sila. Kung si Nanette ang naabutan nila, siguradong agad na silang pinaalis sa mansion. At doon na nabago ang buhay ni Kyla. Gaya ng inaasahan, galit na galit si Nanette nang matuklasan ang tungkol sa kanya. Lalo na makumpirmang kadugo niya si Tax Perez sa pamamagitan ng DNA test na dalawang ulit pang ipinagawa ng matandang babae. Ipinagpilitan ng kanyang ama na manatili siya sa mansyon. Pero may condition daw. Ayon kay Nanette, kailangan palabasin ampon lang siya dahil hindi raw nito matatanggap na kilalanin din siya ng publiko na kapareho ni Sandro. Bukod pa roon, bunga lang daw siya na pagtataksil ng papa niya at ng kalandian ng nanay niya. Isa siyang kahihiyan na karapat dapat daw na itago mula sa mga tao. Pinagtalunan pa iyon ng mag-asawa sa harap mismo nila ni Sandro
noong unang araw pa mismo ng pagdating na Kyle sa mansyon na. Dahil sa matinding kahiyan at panliliit na nararamdaman niya, siya ang kusang nagsabing tatanggapin na niya ang kondisyon ni Nanette. Doon na natapos ang usapan. Tinanggap siya ng ama at naramdamang minahal din siya nito. Hindi nga lang niya magawang hayaan ang sarili na makalapit ng tuluyan dito. Madalas kasing kasalubong niya ang nagbabagang tingin ni Nanette. Nakabaligtaran sa puno ng kalamigan ang mga titig ni Sandro sa kanya. Sa harap ng lahat, maganda at buo ang pamilya Perez. Ang mga kasambahay lang ang nakakaalam ng totoo. Unang nakita naman ni Kyle si Athena noong ika-apat na araw sa pagtira sa mansyon. Iyon ang mga panahong gusto niyang tawagan ang Tia Medinia at magmamakaawang kunin na lang siya. Dahil sa kabila ng nakakuhang material na bagay, wala siyang makapangtuwa sa puso. Paulit-ulit kasing ipinamumukha ni Nanette na hindi siya nababagay doon, lalong hindi na niya maatima ang mga sinasabi ng matandang babae patungkol sa kanyang nanay. Pero nakita niya si Athena, bukod sa papa niya, naging isa ang babae sa dalawang dahilan kung bakit nagpa siyang manatili sa mansyon. Isa pa, saan nga ba siya pupunta kung sakali noon? Pareho nang namatay ang mga magulang ng nanay niya at wala na iba pang kaanak maliban kay Tia Medi. Duda rin siya kung magawang lumapit kay Tia Medi na noon ay handang-handa nang umalis papunta sa Amerika. Alam niya na mahal siya ng tiyahin. Pero hindi rin niya makakayang hindi ito makakaalis o hindi maging successful ang relasyon sa lalaking mahal nito nang dahil lang sa kanya. Kaya na-stuck siya sa mga Perez, even until now. Hanggang high school lang din ang inabot ni Kyle sa probinsyang pinanggalingan dahil kapos na ang pera nila noon para mapag-aral siya. Kaya nang makarating sa Maynila, 18 na siya na makapag-enroll sa college. Pero nagsumikap siya ng gusto para makapagtapos. Ilang buwan pa lang mula na mapagtrabaho siya sa RPC ay bumukod na siya ng bahay. Kahit pinagbawalan ng daddy niya, tinanggap niya ang pagiging executive assistant ni Sandro. Isang bagay na mismong si Nanette ang nagpumilit sa kanya nang makumatos ang kanyang daddy. Biglang pagtanuman lang daw sa utang na loob sa ginawang pagtanggap ng mga ito sa kanya sa mansyon at bilang kabayaran sa nangyari sa daddy niya. Pwede naman na siyang umalis at magtrabaho na lang kung tutuusin sa ibang kumpanya. Tutela, marami nag-aalok sa kanyang trabaho mula pa na makagraduate bilang summa cum laude sa college. He just wanted to escape, to be freed from the Perez. Iyon talaga ang kanyang plano. Gusto na niyang mamuhay ng malaya. Dahil kahit bumukod na, nakatali pa rin siya sa peking mundo ng mga Perez. Sa bawat okasyon kasi, kailangan lagi siyang naroroon kasama ang buong pamilya para pakita sa lahat ang pagiging mapagawang gawa ni Nanette tungkol sa pag-ampon sa kanya. Gusto ni Kyle tumakas mula kay Nanette. Mula sa hindi kinakailang napakababang pagtingin nito sa kanya at sa mayat mayang pag-alipusta sa nanay niya. Mula kay Sandro na niminsan, hindi niya maramdamang itinurong siyang kapatid. Kahit pa palagi itong formal at walang sinasabi sa kanya. At higit sa lahat, mula sa atrasyudad na hindi niya naman gustong makabilang sa simula pa lang. Nang ipaalam ng plano sa daddy niya, ay nagalit ito sa kanya. Para daw sa kanila ni Sandro ang share nito sa RPC. Kaya hindi siya pwedeng umalis dahil naghirap din daw ito sa pagpapalago niyon kasama ang mga Reyes. Pero hindi siya nakinig. Paalis na siya noon papunta sa Amerika. Papunta kay Tia Medi na sa nakalipas ng mga taon ay nanatili ang komunikasyon sa kanya. Gusto kasi niyang magpunta sa isang lugar na hindi napupunahin ng mga tao kung sino siya. Desperado siya na malaya makagalaw na walang nasalubong ng mga mata ng publiko na kung tumingin ay puno ng peking konsiderasyon na nagpapaalala na
dapat daw niyang pasalamatan ng mga tao umampun sa kanya at nagbigay ng bagong buhay na isang gaya lang niya. Pero naaksidente ang kotseng minamaneho ng daddy niya nang tangkaing sundan si Kyle sa airport noon. Kaya hindi na siya natuloy pa sa Amerika dahil nakomatos ito. Bumalik siya sa RPC na puno ng pagsisisi. Nangako siya sa sarili na hindi na aalis uli para makabawi sa pinagdaanan ng ama ng dahil sa kanya. At sa nakalipas ng mga taon na, lalong lumaki ang galit ni Nanette sa kanya. Halos 5 taon na mula na nangyari ang aksidente, pero sariwa pa rin ang lahat sa isip niya. Sariwa pa rin ang lahat ng sakit. Naglahong parang bula kagustuhan niyang lumaya. Para siyang ibon na voluntaryo nagpatali at nagpakulong sa isang hawla. But there were days, days like this when still dreamed to be freed. Hindi lang mula sa mga peres, kundi mula sa emotional damage na bata pa lang siya ay baon na sa puso dahil napapagod na rin siya. Ito ba yung way mo para mag-stay ako? Eh, hindi mo na kailangan gawin yun, Dad. Hindi ako aalis. Hindi na. Basta gumising ka lang. Tatanggapin ko na ang buhay na to. Just please, save me from this guilt. Masyado nang marami nakaimbak ang negative emotion sa puso ko. Palayain mo na naman ako. Kahit mula isa man lang sa mga iyon. Utang na loob, Dad. Naghihirap na bulong ni Kyla na bahagyang humigpit sa pagkakahawak sa kamay nito. Ilang sandali pa siyang nanatili sa ospital. Palabas sa siya na mag-ring ang kanyang cellphone. Sa kabila ng pagtataka sa nakitang caller, bumilis pa rin ang tibok sa puso niya. Mabilis siyang sinagot ang tawag. Athena, Sandro is not with me right now, so I can't really tell you anything about him. Naputo lang kanyang sasabihin na magsalita ito. Ano ka ba? Napakasili mo. Nagulat siya nang makarinig na marahang pagtawa sa kabilang linya. Ikaw talaga ang tinawagan ko. Busy ka ba ngayon? Kailanman, hindi ako magiging busy para sa iyo, Athena. Bulong na kanyang puso. Pero ibang sinagot niya. Hindi naman. May isang napakahalagang bagay na na-realize si Kyla mula sa nagrelasyon ng mga magulang. Ang bawal, kahit na anong gawin mo, ay mananatiling bawal pa rin. Ang mali, ay mananatiling mali. Bukod pa roon, paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ni Nanette ang mga limitasyon niya kung hanggang saan lang siya dapat na lumugar sa buhay ng mga peres. And obviously, Athena, being Sandro's fiancé was a forbidden territory. Pero kahit sa araw lang na iyon, papagbigyan niya ang sarili. Kahit ngayon lang, pagbibigyan niya ang puso. Bukas niya naiisipin ang mali. Dahil minsan, kung ano pa ang tama, iyon pa ang mas mahirap panindigan. Iyon pa ang mas nakakasakit ng gusto. Iyon pa ang mas nakakasakala. At sa araw na iyon, ayaw na muna niyang masakala.